Ganda pala. Kasi nung inintindi ko lang yung role ko eh. Nung hindi ko alam na ganito pala kaganda at ganong kagagaling yung mga artista na kasama. So I'm very flattered at proud sa lahat mismo ng every gumanap, especially kay Direk. So hindi ko ina-expect na ganito aganda yung pelikula. Lucas, kumusta yung pagka-comeback mo? Parang ang tagal mong bago gumawa ulit. Oo, kasi lahat ng mga pelikula kay Direk puro bold eh, puro. Ngayon, balik na sa June pala daw. Wala na Lucas yun na ito. June pala daw na ulit, character role na lang sa mga father role. So June pala daw ginamit mo dito? Hindi, Lucas yun na ito nilagay. Pero June pala daw na ako sa TV at sa movie. Ah, okay. Wala na si Lucas. Okay. Hello po, Kuya Roldan. Yes, Miss Hilda. Siyempre po, nakakatouch talaga yung movie. And congratulations, Councilor Enzo. Siyempre, with the Bantay Bayan, tutulong sa'yo sa District 5. Oo. And sa lahat ng cast, congratulations. Ang gagaling nyo. Saludo. And siyempre kay Direk, thank you. Kuya Aris, thank you sa tiwala. Hello po, Sir Roldan. Good morning po. Sa lahat din po na nandito at sa mga press po. Sa akin naman po, medyo hindi ko rin po masabi kung anong gagawin ko at that time. Pero sa guide nga po, paulit-ulit po sinabi, sa guide din po ni Direk Buboytan, ayun po, nagawa ko po ng ayos yung movie. And also, nagpapasalamat din ako kay Conse Enzo dahil sa sobrang galing niya, nagampanan niya na lahat yung, halos siya na lahat yung gumawa ng story ng Abner. At marami din salamat sa mga naging estudyante niya. Sobra din namang napakagaling, kaya madali din natin na i-deliver yung ating role that time. So congratulations sa lahat. Congratulations, Direk. Marami salamat po sa lahat. Okay. Congratulations sa lahat. Tapos ako, na-inspired naman ako na na possible pala yun na ganun lang din kabilis yung paggawa ng movie. Tapos parang ang plan ko parang gumawa rin ng movie about online selling naman. Ayan, congratulations Direk. Sana tanggapin mo pagka nag-offer kami sa'yo. Congrats, Enzo, and Lucas. Enzo, yung reaction pagkatapos mapanood tong movie na to at anong realization mo sa Abner? Ako po, reaction ko po sa movie, una-una, it was more than what I expected. Congratulations, okay. Direk. Napakagaling po ng storytelling ninyo. At ako po, nakakatuwa kasi itong movie nito, it's very inspiring. Mm-hmm. So sana po lahat po ng mga viewers natin can be their own teacher, kumbaga, na kung ano man yung mga advocacy nyo, pursue it. Kasi maraming tao ang gusto rin tumulong. So kung tayo ang magsimula and be the change, we can definitely inspire and impact a lot of people's lives. So, ayun po. Thank you. Saan ka nakarelate sa character ni Abner? Ako po, nakarelate ako sa character ni Abner. Siguro in terms of sa pagsisikap po, kumbaga, let's say, pagsisikap ko po bilang artista, nakita ko po talaga yung hirap ng ginagawa ni Abner. And as an actor, syempre, naalala ko yung mga moments nung nagsisimula pa lang ako, nung bago pa lang ako, na siyempre, di pa tayo napapansin, di pa tayo nagkakaroon ng mga magagandang roles. Of course, pati yung sahod natin, hindi rin ganun kalaki. So, abunado ka pa sa mga ginagawa mo. So, nakaka-inspire kasi nakaka-relate ako dahil nangyari din sa akin yung mga moments na yun na, okay, ito yung pangarap ko, ito yung gusto kong gawin, this is my passion. So, naniniwala ako sa sarili ko na if I work hard and do everything right, makakamit ko rin yung pangarap ko. And I'm very thankful for Direk Neil for the opportunity at nagkaroon po ako ng pelikula na pinagbidahan ko po. Thank you. Okay. Next, Christian. It's very nice yung maganda yung story. And I'm very proud. So thank you again, Direk. Maganda yung storytelling.
and can be used for as an opportunity para sa lahat. You know, not only to the teachers, but to everyone in general. Kaya maganda, very nice, and really inspiring, like what Sir Enzo said, inspiring. So that, dapat talaga tutukan to. You know, you should watch this film. It's very amazing and nice story there. So once again, thank you, Dere, and thank you, Sir Enzo, for this. Yan. Okay. Kiko. Unang-una po, nagpapasalamat po ako ng sobra kay Direk Buboy po kasi siya po yung nagsulat ng kwento at sobrang ganda po ng kwento. Nagpapakita po siya ng kahit mababa ang sweldo ng isang teacher, hindi niya papabayaan yung mga students niya. Talagang nag-persevere si Abner dun sa movie na turuan lang yung mga estudyante. Wala siyang pake sa mababa niyang sweldo. Kaya yun, sobrang thankful po ako na nakasama po ako and naging part po ako ng movie na maganda yung kwento. Yung reaction mo na, first movie mo ba to? Yes po, first movie po pero meron pa pong... Pero after mapanood mo to, sa big screen napanood ko yung sarili ko, anong reaction mo? Ayun po, first time ko pong mapanood sarili ko, medyo awkward kasi kadalas mo sa movie. Hindi ko po pinapanood yung sarili ko. Iba po kasing tao. Mm-hmm. Kaya ako po kasi yung tipong iniintindi po yung movie talaga. Kaya nung nakita ko po yung sarili ko, ba't ako nandun? yun po. Kiko, ikaw ba yung NPA? Yung NPA? Ikaw ba yun? Yeah. Si Jeff? Okay. Magkawi kayo ha. Tara. Okay. Yun po. Okay, thank you, Aika. Hello po. Thank you po. Nagti-thank you po kay Direk Neil Buboytan kasi po na-discover niyo po ako. First time ko po ito umacting. On the spot po yung acting. Ang hirap-hirap po. Pero po marami pong nag-guide sa akin. And salamat po sa mga cast, kaya kay Jeff Kiko and Sir Enzo Pineda. Salamat po kasi ginag-guide din ako bawat script na sasabihin ko. Salamat po. Okay. Papasalamat po ulit ako sa lahat ng pumunta sa matend sa movie na to. Yun, papasalamat po ulit ako kay Direk Buboytan dahil siya po yung nag-guide sa amin kung paano gawin lahat para magawa namin ng maayos lahat ng kailangan namin ipakita sa isa't isa para maging magaan kami sa isa't isa. Sobrang thankful ako kay Direk Buboy sa lahat ng cast, sa staff, yun, papasalamat ako. Bali, kanina, nung pinapanood ko yung sarili ko sa... First movie mo rin? First movie ko po eh. Okay. Nakaganyan ako. Pag yung face ko na, kasi hindi pa po ako ganun pa-comfortable. Pero nung pinanood ko na, nung puro scene ko, sabi ko, kaya ko palang kung maging confident, na panoorin ko yung sarili ko na wala akong hiya, wala akong kaba. So yun, thankful po ako sa lahat ng nangyari. Question, base sa role mo, di ba pinipilit ka ng magulang mo na, no? Ah, yes po. Para maging PA. Yes. Nakarelate ka ba sa ganun na, at paano pinaglaban na halimbawa pinilit ka ng magulang mo na may gusto silang ipagawa na ayaw mo? Pero kung para saan po yung pursue ko po yung pag-aaral, kahit na siguro kung kahit pag-aaral sa akin yung magulang ko, doon pa rin ako sapat na gusto ko. Hindi, ibang sitwasyon. Nangyari na ba sa iyo? Wala po. Hopefully naman po, wala pa naman po. Kasi support naman po sa mga magulang ko. Hindi naman po sila lagi sa akin. Kung anong gusto kong maging mangyari sa buhay ko po. Bilang mga first-timer, napagalitan ba kayo ni Direk? Kumusta? Nahirapan ba kayo? Ako po, para sa akin, doon sa... Magpapakatotoo lang po ako. Hindi naman po kasi ganun kagaling sa English. Mm-hmm. So, nagre-request na lang po kay Direk na pwede. Kung pwede bawasan yung lines ko na hindi ko maintindihan sa mga English words. Magpapakatotoo lang po ako kasi hindi naman ako ganun kagaling mag-English. Nagpapaalam lang ako lagi kay Direk Buboytan na Direk, baka pwede itong words na to kasi hindi ko kaya dito eh. Mm-hmm. Hindi ko kaya nang banggitin. So, yun ang challenge sa'yo, no? Yun po yung naging challenge sa akin. Sa role naman po, wala naman po. Kasi na workshop ko naman po yung mga ganong role. Ay ka first time mo din dito? Opo, first time ko po. Tinuturuan naman po ako nila pag kung anong emotion yung gagawin ko po.
Ayun po, isang mga script ko kung paano po, kung paano ko po bibigkas. First time ko po kasi, na-discover lang po ako ni Direk kung saan po kumuha siya ng location. Ah, sa Puntalban din? Oo po, taga Puntalban po ako. Ay, ganun. Saan doon? Nagawawa po. Ay, bigyan mo kong gulay, ah. Charot. Etos. Kiko, bilang first timer. Bilang first timer po? Oo. Hindi, second timer, charot. Okay. Bilang first timer po, yung very unexperienced mo talaga ako. Still, very, very thankful. Kaya, yun, awkward po talaga. And core memory po siya. Talagang pinag-iisipan ko po lagi. I am proud of this movie po. Okay. CJ, as first timer. Nakakabahan of as awkward din. Kasi yun nga, time newcomer. But you get along at you have fun with it. Kaya I'm thankful at sana nga, maybe in coming, sana para get used to it. And so, may sakripisyo ka ba sa movie na to? Since sa bundok ang shooting, tapos indie film, ganun. Para po sa akin, syempre, in any project na ginagawa ko, definitely challenging po siya. Pero para po sa akin, kung mahal mo naman po talaga yung trabaho mo, yung mga ginawa po namin, pag-aakyat ng bundok, mainit, always, wala naman pong problema sa amin yun kasi it's all part of the job po. Ayun. Hindi ka, saan party ng pelikula ka nahirapan talaga dito? Siguro yung characterization po ng character ko. Kasi I've never played a teacher before. Mm-hmm. So, ang ginawa ko po, syempre, from my own research, nag-research ako sa YouTube, and from my own personal experience, pinag ko yung character ko sa mga teachers na nakilala ko po sa buhay ko. So, once naman nag-start po yung taping, after the first or second scene, nakuha ko na rin po yung gamay ng character ko. So siguro it's all about the characterization. Tapos once na simulan mo na yung mga eksena mo, tuloy-tuloy na. Padali na padali na siya, kumbaga. And also with the guidance of Direk, lagi kong tinatanong kay Direk Neil kung tama po ba yung ginagawa ko, may mali po ba akong sinasabi or actions bilang teacher. Kasi kailangan pag teacher, prim and proper and respectable ka. So, I have to imbibe that character po. Okay, thank you. Ang killer question, manggagaling kay Dondon Sermino. Ay, ganun ba? Killer, ah. Charot. May pressure pala. Ano muna, kay Enzo kasi siyempre, in terms of experience, aside from Rosana Rosa, siyempre, ikaw na yung pinaka-veteran dito, di ba? So, anong pwede mong advice muna sa mga baguhan? Since nanggaling ka rin sa mga baguhan ka rin. Bilang old-timer po. Hindi, first-timer sila. Kaya nga, tanggapin natin. Old-timer na po ako, kumbaga. Para po sa akin, siguro, ang pinaka-importante mag-aral kayo mabuti sa craft na pinili ninyo. So, syempre, like any other job, dapat pinag-aaralan ito. So, ako, from my own personal experience, ang ginagawa ko kasi every big role that I get, meron po akong acting coach. So, pupunta po ako sa kanya para po makita po niya kung paano ko ina-approach yung mga eksena ko. Kasi gusto ko po makasigurado na yung tiwala po ni Direk at aming mga producers ay hindi mapupunta sa waste. So, nag-i-invest din po ako sa sarili ko. Saka siguro as an actor, watch good movies. Siguro mag-research kayo yung mga lumang pelikula na timeless na classic. Dahil doon talaga kayo matututo. So, ayun po. Ayan, since tungkol sa movie, ang education ba talaga ay advocacy mo rin since papasok ka rin sa politics? Yes po. Part po ako ng World Vision. So, ang World Vision ay Papaaral. Yes po, sumusuporta sa mga bata at ako po personally, nagsusponsor po ako ng mga bata for their education. For the record, marami na silang. Tatlo po. At tatlo na yung napaaral yes, mo po, from yes, po. What? For World Vision po. For... So, sa World Vision po kasi nagbabayad po kami ng... Ano, nakapag-college na or... High school po. High school pa lang, sa World Vision. Yes. Anyways, do you also plan to, ano, yung gumawa ng
like education, ano, mga scholarship, pag nasa position na ka na, if ever? Yes po, definitely. Mag-sponsor po ng bata sa education is one of my goals pag nanalo po ako bilang counselor. And ayoko pong, pag mag-sponsor po ako ng bata, kahit sino po tatanggapin ko. So wala pong grade requirement. So kahit pala ko lang grade mo, okay lang, susponsor lang kita. Basta may dedication at may pursigido kang mag-graduate. Pero Enzo, prior to this, kasi syempre napanood namin yung mga pelikula mo dati, titigil na ba, like yung pagpapasexy? O yung one-time pelikulang ginawa mo na sexy pa? One time lang ba yun? More... yung pinakamatindi kasi yung one time na napanood namin. Ako naman po kasi, for me as an actor, mga faces po yan eh. Okay. Kasi for me, acting is all about life. And ako, habang nung panahon, like few years ago, gusto ko talagang i-explore yung range ng acting ko. Kung kaya ko ba yung mga ganitong klaseng role, na pagka-daring or sexy. And I don't see anything wrong about it. Kasi mas gagaling kang umarte pag open ka sa iba't ibang klaseng character. Hindi mo nililimitahan yung sarili mo. So even kahit nakagawa ka na ng advocacy film and kahit na into politics ka na, pwede pa rin maghubad si Enzo. Siguro po ngayon hindi na. Okay, yun nga yung question. Eh. So saka, na. Hindi na po papayag ang... mami ko, saka ang boss ko si Michelle. So, yun po. So, doon na po tayo sa path na tinatahak ko ngayon. So, which is politics nga. Yes po. Pero yung pagpapakasal kay Michelle daw, tinatanong ni Roldan kung engaged na ba kayo or nakaplana na rin ba? Siguro po para po sa akin to answer everyone, syempre para sa amin na po ni Michelle yan. Okay. And huwag po kayong mag-alala, papunta po kami doon. Last na lang, kasi nakagawa ka na rin ng pelikula at mga serye sa mga malalaking kumpanya. Ano lang yung difference ng paggawa sa indie film or yung... Hindi ko kasi alam kung gaano karaming shooting ba ang... Ganito advocacy film. As Aries. Ayun. So, hindi, yung difference na lang ng paggawa sa mga ganong company ngayon. Para sa akin, there's... a big difference, syempre. Unang-una, depende po sa budget po ng pelikula yan. So, as an actor, ako po, I've been to projects na talagang maliit po yung budget. Pero para sa akin, okay lang naman po. Kasi hindi naman po ako nagbe-base on sa laki ng budget ng film, but the character itself, but in the story. So, malaki po yung difference, yes. Pero kung mahal mo naman yung trabaho, hindi ko naman napapansin yung difference kung big or small production siya. So, every role that I get, every movie that I get, equally important po siya. Mm-hmm. Ang leading lady dito? Si Miss Osang po. Wala nga ko, parang partner. Wala po, wala po. Sana nga po si Michelle eh. Oh, yun nga eh. Why not? Po. Thank you ah. Thank you po. Hey, direct. Ayan. Kasi nung una nung pinapanood ko, sabi ko, ay, English film pala ito, di ba? Kasi English na English yung message. Kahit nasira-sira yung mga damit nila, di ba? Pero, kumusta yung experience ng ganun, yung pagtatrabaho na parang, oh, parang for a viewer, medyo off eh. Pero ikaw ba, nung ginagawa mo yun, kumusta? Like, English yung salita, pero yung itsura nila. Actually, yun talaga ang konsepto. Konsepto na. Actually, lahat ng ginagawa kong pelikula, very challenging sa akin. Uh-huh. Iba-iba naman ang atake ng pelikula ang ginagawa ko. Pero this time, aminin natin, very limited yung budget, mm-hmm. at saka yung ginawa ko talagang script para sa ganun talagang budget. Mm-hmm. Tapos, umikot lang kami sa isang lugar. Doon lang kami sa ano. Tapos yung hindi ganun karami yung characters. Mm-hmm. Pero, kung napanood nyo, di ba, parang hindi nyo masasabi na ano. Na so-so movie lang ito or something. Mm-hmm. So pwede natin mapalaki ang maliit, di ba? So yun lang ang ano, yun lang. Sanay ka naman magpalaki ng maliit talaga, di ba? Marami ka nang pinalaki na maliit noon. I mean, na pelikula. yun ang challenge ko talaga for this movie, for this film. At saka, with the cooperation ng mga artista, at ang gagaling nila, hindi ako nahirapan kasi nga, di ba, yung time namin very limited lang. So talagang,
lahat kami nagtrabaho ng talagang ano, nag-work hard kaming lahat. Mm-hmm. Hindi sa pelikula. So, hindi lang naman ako, especially si Enzo, na talagang maga-maga pa lang nasa set na yan. Mm-hmm. Uwian kami from Montalban to ano. So lahat very cooperative, pati yung mga ano, kasi nga yung producer namin, si Aris naman, yung trust niya sa akin bilang director, nandun yun. Kaya ayaw ko sirain yung trust na yun. Kaya I see to it na ano, maging maayos yung ginawa namin yung pelikula. Tsaka syempre nakakaya kay Enzo kasi nga, mataas din ang expectation niya sa akin. Mm-hmm. Kaya niya tinanggap yung movie. Correct. So ayun. Thank you. Pero honestly, direct, sa lahat ng cast, kanino ko nahirapan? Kasi since lalo yung mga baguhan. Actually, honestly, wala. Ah, talaga? Oo. Wala. Hindi naman ako pumiga. Si Enzo, marami siyang mga ano, kasi masyado siyang hands-on dun sa character niya. Marami siyang mga equal sa akin. Wala akong nakikitang mali sa ginagawa mo. Tama yan. Nasa tamang daan yung tinatahak ng character mo. So, wala. Kasi syempre, worried siya. Baka mamaya, hindi naaayon doon sa pananaw ko kanya, inikilos. Pero so far lahat, ultimo yung mga karakter nila, Lucas, nila Sheila, nila ano, yung mga baguhan. Actually, si ano, na-discover lang namin yung sa Mortal Kombat. Oo, si Icon. Biglaan lang yun, kasi nga, walang dumating na artist ang gaganap doon sa role. Kasi nga, yun na. So, sabi sino dapat yung gaganap? Pinpoint lang yata yan. So, nag-audition naman, sandali lang. Pero sabi ko, sige, okay na yan. So, nakita ko, aba, talagang may potential. So, ayun. So, yung tatlong lalaki. Sila Jeff, tsaka si, ano, si Kiko. Noong unang dating pa lang siya, aba, mukhang may anak na may yaman to, mukhang di mukhang mahira. Oo. Sabi ko, paano diba, ba yung natin sa character na to? Sabi ko, ayun. Pero lahat naman magagawa ng paraan. Alam mo naman ang pelikula. Mm-hmm. Pwede namang, ano, yung character, pwede namang mabago yan. So, si Mix naman, actually, ano, guest lang dapat si Mix dito. Kasi siyempre, si Mix maraming na rin followers siya. So, ayun. So, kinuha talaga siya dahil sa followers niya. Actually, bago pa namin ginawa yung pelikula, kasi nangako na ako sa manager niya, na isasama ko siya sa next movie ko. Mm-hmm. Kaya ito yung naisip kong character niya, as him. Mm-hmm. So, tapos, sinadya ko rin talagang walang leading man ang aming character na Abner. Kasi nga... Leading lady? Ay, sorry. Si Osa pala yung leading man. Leading lady. Kasi sinadya ko talaga kasi ayaw masira yung character ng isang Abner. So, ayun. Wala siyang love interest dito. Kasi ayaw ni Michelle. Sorry. And ayaw ba ni Michelle? Love ko rin si Michelle kasi nakatrabaho ko rin siya. Ilang movie na rin. So, ayun. I hope, ano... yun nga, yung challenge sa paggawa ng pelikula. Pag napanood mo naman yung pelikula na maayos, medyo may mga ibang technical difficulties lang yung pelikula namin. Kasi siyempre, hindi ba masyado naayos yung color grade. So ayun, maayos pa naman. So sa mga baguhan direct, sa tingin mo sino sa kanila ang sisikat? Isa lang direct. Si Lucas. Huwag ka naman kanya. Marami nang nagdaan kasi sa'yo na artist na baguhan, na malalaki na ngayon. So, base sa experience mo sa kanila, sino? Lahat sila, pati nga yung anak ni Aris. Oo nga. Si Christian. Oo, bukod na kay Aris siya. Kay Christian, kay Jason. Kay CJ. Yung anak mo na lang, pati. Hindi, wala. Ay, Jay. Sa kanila, sige, sino na lang? Lahat sila, wala akong pipiliin sa kanila kasi sa lahat sila magagaling at saka lahat sila nag-effort talaga. Very good. Ayan o. Ganyan din yung yung aming bagong pelikula ngayon ni Jeff and Hugo, yung Unlock. Nandito yung producer namin ngayon. And I thank them sa pagpunta kasi nga, first time producer. Mm-hmm. At nakapanood ng aming Abner. At nagustuhan nila yung film. Kahit ganit, konti lang yung character namin. Kasi yung ginawa namin yung pelikula, maraming characters. Maraming mga ano. So ayun, thankful ako sa lahat at medyo positive naman yung response nyo. Last na lang, Derek, anong feeling na ang dami nang nagpo-produce ngayon? Ang daming mga first-time producer. Kasi you can never go wrong producing an advocacy film. Okay. Especially yung aming senior moments. Ngayon, umiikot na ngayon. Actually, sa Cebu yata, dalawang... sa Cebu, marami ng screening kami sa Cebu.
Itong Abner, I hope iikot sa mga schools. At saka yung mga ginawang movie ko, like yung Unlock. May premiere night kami sa November 16. Sa Marilao, Bulacan. Wow. SM Marilao naman. I hope may invite kayo doon. Layo. Malapit naman direct. Meron naman service eh. Ah, okay. Anyway, thankful din ako sa aming producer sa live, si Aris at saka si ano, nawala ngayon dito, si yung Sir Bobot. Oo. Dahil ano, yun talaga nung binigay ko sa kanila yung story. Wala silang ano, nang sige, gawin na yan. Mabilis yung aming proseso. Kaya mabilis din natapos. Alam mo kasi, pag gumawa kasi ako ng pelikula, mas maganda yung on the spot lagi. Pati yung location on the spot. Alam mo, yun ang nakasanayan ko kasi. Ayoko yung matagal ng preparation, matagal yung, alam mo na, tapos yung character, kahit isang araw lang, kakausapin mo na. Gusto ko lagi on the spot, napapaganda pa, actually. Ayan, thank you, Direka, and thank you, Dondo.